Praise the Lord! Welcome po sa ating programang Sigaw ng Tagumpay. This is Pastor Jay Nasuelo at napakaganda ng ating pag-aaralan today. Do you want God to be involved in your life? Gusto ba kasali ang Diyos sa buhay mo? Siyempre ako, gustong gusto ko. At alam nyo, ma-overcome natin ang lahat ng trouble sa buhay nito. Minsan inisip natin, pwede ba yun? Sinasabi ng Panginoon ngayon, posible yun. Let us pray. Father God in heaven, Lord, today, teach us more. That we may live a victorious life and teach us more, Lord God, that you will always be involved sa buhay namin. Thank you, Lord. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Sabi ng Hebrew chapter 13, verse 16, don't forget to do good and to share what you have with those who are in need. For such sacrifice are very pleasing to God. Alam nyo, doing good and sharing pleases God. It is a tangible praise and thanksgiving to God. Amen? So, if kung gusto nyo maranasan ang kabutihan ng Diyos, palagi tayong magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Pero minsan, we get tired with many things. Sometimes, you have fight, the good fight of faith. But sometimes, napapagod din tayo. Kaya pag kayo nakaranas ng pagod, tandaan nyo, huwag kayong aayaw. Kapag kayo nakaranas ng pagod at hirap, mag-start kayong magpuri sa Diyos. Tandaan nyo itong salita ito. God never loses a battle. Pagkasali ang Diyos, kailanman hindi ka pwedeng matalo. Because praise and thanksgiving bring God on the scene. Kapag ikay nagpuri sa Panginoon at nagpasalamat sa Diyos, sinasali mo ang Diyos sa sitwasyon mo. Sabi nga ng Psalms 22 verse 3. Sabi diyan, but you are holy, O you who dwell in the holy place where the praises of Israel are offered. Sa ibang sali niyan, God dwells in the praises of His people. Praise God. Kaya nga, kapag ikaw ay nag-umpisang magpuri sa Diyos, ang Diyos ay nanalagi sa iyo. Kaya if you want healing, praise your way to healing. Magpuri ka sa Diyos. If you need financial breakthrough, gusto makalaya sa kahirapan, praise the way out of poverty, lalaya ka dyan. You desire to have a blessed family, purihin mo ang Diyos, praise the Lord, for the salvation of your family. Pagod ka na ba sa pangit-pangit mong ugali sometimes? Praise your way out of those negative character, purihin mo lang purihin ang Panginoon. Alam niyo po, when we are in trouble, start praising and thanking God. It is the way to take you out of your situation and bring you to the victory. Yan ang magpapalaya sa iyo sa sitwasyon mo. Kaya nga totoo ito, katulad na nangyari kay Jesus Christ. Nung binuhay na muli ni Jesus Christ si Lazaro. Sabi dito, sa John 11 verse 41. Alam nyo, then Jesus looked up to heaven and said, Father, thank you for hearing me. Nung bubuhay ni Jesus Christ si Lazaro, alam niyo po, si Jesus Christ, he began to thank God before the miracle happened. Nagpasalamat siya, Lord, thank you, Father, for always hearing me. Okay? Kaya titingnan niyo, ano nangyari? Si Jesus Christ sumigaw, Lazaro, come out! At lumabas nga si Lazaro. At Lazaro came out, bound in grave cloth and his face wrapped with head cloth. Yung patay, muling nabuhay sa pamamagitan ng pasasalamat ng ating Panginoong Jesus. Dahil sumali ang Diyos sa kanyang Ama sa sitwasyon. Kaya, what bring God to the scene? Jesus shows the secret. Pinakita ni Jesus Christ ang sikreto. At anong sikreto? Nagpasalamat siya sa kanyang Ama. Saying, if you want God in every scene of your life, sa lahat ng eksena ng buhay mo, gusto mo kasali ang Diyos, palagi mo siyang pasalamatan at purihin palagi. Kaya nga, unleash the power of praise and thanksgiving sa iyong buhay. All kinds of power, miracles, defeat of the enemy, God in your scene, sa lahat ng eksena nandun kasali ang Diyos, alam nyo, available yan sa ating ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, kung hindi ka pamilyar na magpuri sa Panginoon, start reading the Psalms. Alam nyo yung Psalm, Book of Psalms? Sabihin mo yan loudly. Basahin mo, malakas yan. Magsabi ka ng mga papuri sa Diyos sa mga bagay na ginawa niya. Pasalamatan mo siya sa lahat na nangyari sa iyo araw-araw. And expect God na gagawin sa iyo. Kaya, praise God in the morning, praise God in the noon, praise Him at the night, praise God all the days of your life, praise Him for your freedom, praise Him for your healing, praise Him for your prosperity, praise Him in the name of the Lord Jesus Christ. Alam nyo, tuwing pasasalamat at pupurihin niya ang Diyos, your life will never be the same again when you learn to praise and thank God sa buhay mo. Kaya sa ngayon, huwag ka magsasawa. Stop those complaints. Stop grumbling. Tama ng reklamo.
Wala, nung nagreklamo ka, walang nabago. Ngayon, gusto mo'y mabago? Magpasalamat, magpuri ka sa Diyos. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Let us pray. Father God in heaven, thank you for these wonderful words that you put in our lives. Lord, teach us to praise you and thank you always. And this life will never be the same again. Thank you. We love you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Today, if you want victory, if you want freedom, it's Jesus is our Lord. He is the answer of everything. If you want to accept Jesus, follow this simple prayer. Lord Jesus, today, forgive me for all my sins. I accept you as my Lord and my Savior. Be the Lord of my life forever. In Jesus' name, amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, naniwala kung na-born again ka, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, atin ka ng church, magtuturo sa lahat ng Diyos, at naniniwala kung marami pang gagawin ang Lord sa buhay mo. Today, never forget, start praising and thanking God. Pasalamatan mo Diyos, purihin mo Diyos, marami mangyayari sa iyo maganda. Salamat sa pakikinig nyo ng Sigaw ng Tagumpay, at mahal na mahal ka ni Jesus, at siya ay Panginoon. To God be the glory. Hallelujah.